Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong araw ng 7 ng Disyembre taong 2024. At kayo'y nanunood ng Pilipinas Balita Now. Mary Jane Veloso coming home before Christmas. Magandang balita para sa pamilya ni Mary Jane Veloso. Inanunsyo ng gobyerno ng Indonesia na pauuwiin si Veloso bago magpasko. Matapos ang ilang taon ng pakikibaka, inaasahan niyang makakabalik sa Pilipinas upang muling makasama ang pamilya. PH Ports Authority expects 4 million passengers this holiday season. Inaasahan ng Philippine Ports Authority ang 4 milyong pasahero ngayong holiday season. Ito ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa mataas na bilang ng mga biyahero na maghahanap ng bakasyong sa mga pangunahing pantalan sa buong bansa. Marcos Jr. receives Merilo Velarde map. Inihandog kay Pangulong Marcos Jr. ang isang historical Merilo Velarde map. Ang mapang ito ay may mahalagang kahalagahan sa kasaysayan ng bansa, lalo na sa aspeto ng teritorial na integridad at pinag-uusap ang maritime boundaries. Overseas Filipinos encouraged to reacquire Philippine citizenship. Hinimok ng gobyerno ang mga overseas Filipinos na mag-reacquire ng Philippine citizenship upang mapalakas ang kanilang partisipasyon sa pag-unlad ng bansa. Mahalaga ang hakbang na ito para sa kanilang patuloy na koneksyon sa Pilipinas. NSC, Makabayan blocks impeachment push versus Sara Duterte political opportunism. Pinuna ng National Security Council ang impeachment push laban kay VP Sara Duterte, tinawag itong isang political opportunism. Ayon sa kanila, ginagamit lamang ito upang maghasik ng political division sa bansa. Modus ng mga nambibiktima ng mga kaanak ng mga inmate na buko. Nahuli ang isang modus kung saan ang mga sospek ay nanghihingi ng pera mula sa mga pamilya ng mga bilanggo. Ginagamit nila ang pangalan ng mga kamag-anak sa loob ng bilangguan para magdemand ng pera sa mga ito. PNP says remains of abducted American vlogger may not be recovered. Ang Philippine National Police, PNP, ay nagsabing malabo nang ma-recover ang mga labi ng abducted na American vlogger dahil sa hirap ng sitwasyon at limited na impormasyon sa lokasyon ng mga sospek. Marcos Ox Laws on Climate Resilient Evacuation Centers, Student Loan Moratorium During Disasters. Inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong batas na magpapalakas sa mga evacuation centers laban sa epekto ng climate change. Kasama rin sa bagong mga hakbang ang moratorium sa mga student loans sa panahon ng mga kalamidad. Fuel prices, gasoline to go up, kerosene, diesel down. Magkakaroon ng taas presyo sa gasolina ngayong linggo, habang magbababa naman ang presyo ng kerosene at diesel. Magkakaroon ito ng epekto sa mga pang-araw-araw na gastos ng mga Pilipino sa kabila ng holiday season. Unemployment, underemployment rates climb in October. Tumaas ang unemployment at underemployment rate sa bansa noong Oktubre. Ayon sa mga eksperto, may kinalaman ito sa paghina ng sektor ng trabaho, pati na rin sa epekto ng mga kalamidad at economic slowdown. DOJ hopes Timor-Leste will uphold Teves extradition. Inaasahan ng Department of Justice, DOJ, na pagtibayin ng Timor-Leste ang extradition request para kay dating Congressman Teves. May kaugnayan ito sa mga kasong kinakaharap niya sa bansa. South Korea lifts emergency martial law. Binawi ng South Korea ang emergency martial law na ipinatupad upang kontrolin ang mga protesta at insidente ng karahasan sa bansa. Inaasahang magdudulot ito ng kaunting kaluwagan sa mga mamamayan ng South Korea. South Korean Parliament moves to impeach President Yoon. Ang South Korean Parliament ay nagpasa ng panukala upang mag-impeach kay President Yoon. Ito ay bunsod ng mga isyu ukol sa pamamahala at sa patakarang ipinapatupad ng kanyang administrasyon. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you for watching. Please don't forget to comment, share, like, and subscribe to Pilipinas Balita Now. Until the next video.